Hanggang Biyernes, Enero 22, ang deadline ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga local government unit para sa road clearing o pag-alis ng mga sagabal sa kalsada. Pero hindi lang ang dami ng mga natanggal na road obstruction ang magiging batayan ng DILG kung papasabang isang LGU sa ipinatutupad na batas. May mga batayan na susundin ng ahensya sa pagbibigay ng grado sa mga local government unit. Una nilang titingnan ay kung may ordinansa bang isang LGU na nagbabawal sa mga obstruction sa kalsada. Hihingi rin ng DILG ng inventaryo ng mga nalinis na kalsada. Maghahanap din ang DILG ng kung sila ba ay merong ordinansa una. Ordinansa kung may mga enabling policies ba na in place before pa or this lately lang na mga nagbabawal sa mga obstruction natin sa mga kalsada. Pangalawa ay yung tinatawag nating inventory. Kung nagsagawa ba ang local government units na inventory ng mga kalsada na dapat na i-clear at saka ano-anong klase ng mga obstructions ang dapat na i-clear doon sa inventory na yon. Sapagkat ito ang magsisilbing baseline kung ano ang mga dapat natanggalin sa mga kalsada. Titingnan din ang ahensya kung may ibibigay na solusyon ng LGU sa mga naapektuhan ng road clearing, privado man o gobyerno ang may-ari. Hanap din tayo ng tiyatawag natin displacement mechanism. Ano ba ang mga strategies ng ating pamahalang lokal para yung doon sa mga ma-displace or matatanggalan na apektado ang mga tao ay ano ba ang mga alternative solution sa kanila na pwedeng maibigay ng local government unit. Ano ang gagawin doon halimbawa sa mga natanggal na mga structures, maging ito man ay government, maging ito man ay private. Sinabi rin ng DILG na kasama sa kanilang pagrado kung pinakikinggan ba ng mga local government unit ang mga reklamo o suwestyon ng mga tao sa kanilang nasasakupan at kung paano nila ito tinutugunan. Ang grievance mechanism ay pinupulsuhan ba ng ating mga pamahalang lokal yung ano ba ang puna, reklamo, komento, suwestyon ng ating mga mamamayan sa programa ng road clearing. Paano ito na makukuha ng pamahalaan at makapa ang kanilang mga hinaing at ano pa paano nila tinutugunan ang mga pagpaparating ng ating mga mamamayan sa pamahalaan tungkol sa programa ng road clearing ng pamahalaan. Sakaling hindi umabot sa kinakailangang rating ng DIL yung isang LGU, ay posibleng pagpaliwanagin muna ito. At kung makikita na kagawaran na may pagkukulang ang isang LGU, ay maaaring kasuhan ng administratibo ang mga opisyalis nito. Posibleng pagpaliwanagin ang mga local officials na kasama dito at yun yung tinatawag natin usually na show cause order. And then sa justification ng pamahalang lokal, doon titingnan ng DILG kung may merito ba ito at kung nakita nila na ng kagawaran na napabayaan or pinabayaan ay maaaring doon magsimula ang aksyon ng DILG para mag-file ng administrative complaint. Magsisimula na sa Lunes, Enero 25 ang gagawing assessment ng DILG sa mga local government unit. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.